Patunay nga na epektibo ang ginagawang whole of the government approach ng pamahalaan upang tapusin ang armadong pakikibaka ng mga teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Isang taos-pusong pasasalamat at pagtanggap ang ating pinapaabot sa ating mga kababayan na pinili ang tamang landas, ang landas palayo sa teroristang grupo at palapit sa pamahalaan. Ako po ay lubos na nagagalak sa katapangang ipinakita ninyo nang piliin ninyo ang kaayusan at katahimikan. Naniniwala akong matagal na ninyong hinangad na makamit ang kapayapaan at ang naging desisyon ninyo ay alam kong matagal na ninyong pinag-isipan at malaking sakripisyo sa inyong buhay. I admire your courage to stand up and become a beacon of light for our fellow people who lost all hope and are consumed by darkness. Alam ko po, mahirap ang inyong pinagdaanan, ngunit ito po ang gusto ko sabihin sa inyo ngayong araw. Tama po ang desisyon na ginawa ninyo. Isang seremonya ang inihanda ng mga tauhan ng National Capital Region Police Office or NCRPO bilang tanda ng kanilang mainit na pagtanggap sa mga kapwa piling na ligaw ng landas na ngayon ay nagbalik loob na sa pamahalaan. Aabot sa 27 dating miyembro ng CTG Front Organization o CFO at 17 active members ng Communist Terrorist Group o CTG ang nagpahayag ng kanilang pagkundina at pagbawi ng kanilang suporta sa teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Isinuko din ng mga dating CTG member ang iba't ibang pampasabog, mga matataas na kalibre ng baril, mga bala at magazine at mga gamit pang komunikasyon. Ginawa ang nasabing seremonya May 30, 2023 sa loob ng Camp Bagong Diwa sa Taguig City na dinaluhan ng iba't ibang opisyal at ahensya ng pamahalaan at Local Government Unit o LGU gaya ng lokal na pamahalaan ng San Juan City, Department of Social Welfare and Development o DSWD, PAOK, PNP at AFP. Ang mga nabanggit na surrenderees ay makatatanggap ng food packs at grocery items mula sa DSWD at financial assistance mula sa NCRPO upang makapagsimulang muli. Ayon kay NCRPO Regional Director Police Major General Edgar Alan Okubo na upang makamit ng mga sumukong miyembro ng CTG ang kapayapaan at katahimikan ay bibigyan nila ng sapat na seguridad ang mga surrenderees. Ang security aspect naman nila ay patuloy na gagampanan at ibibigay ng ating Philippine National Police. At kaya nga natin sinama din dito ang Joint Task Force NCR para po sila rin ay kakibat natin kasama sa pagbigay ng security sa kanila. Kung sila po ay magdesisyon na bumalik sa kanilang mga lalawigan, probinsya o rehiyon, hihingi rin po kami ng tulong sa Joint Task Force NCR para sila ay mai-endorse doon sa mga Army divisions na nakakasakop sa kanilang mga probinsya at rehiyon. Ganun din po ang Philippine National Police ay endorse sa mga respective police region offices para i-accommodate sila doon at mabigyan ng tuloy-tuloy na security, kabuhayan, training para po tuloy na silang makabalik dito sa magandang pamumuhay ng ating gobyerno. Para naman kay Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Undersecretary Gilberto Cruz na dapat respetuhin ang mga surrenderees at ipinaalala sa bawat isa na huwag maging ugat ng diskriminasyon ang pagsuko at pagbabalik loob ng mga ito sa gobyerno. At tayo bilang mga nasa gobyerno, huwag po tayong maging judgmental. Huwag po tayong maging, huwag natin silang i-stigmatize. Huwag natin silang i-generalize na masamang tao yan. Kailangan hulihin natin yan. Nakaraan na po yun. Maglaro po tayo kung ano yung present. Naniniwala naman si DSWD Undersecretary Alan Tanhusay na dahil sa whole of the government approach ay naging matagumpay ang pamahalaan sa laban sa insurhensya. Binigyang diin din ni Undersecretary Tanhusay na ang kanilang mga programa ay hindi lang para sa mga mahihirap na Pilipino na nasa mga lungsod at munisipalidad, kundi tinutulungan din nila maging ang mga nagbalik loob sa pamahalaan. Ang DSWD po ay hindi lamang namimigay ng ayuda. Hindi lamang po kami nagbibigay ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situation. Hindi lamang po kami namimigay ng scholarship. Hindi lamang po kami namimigay ng pagkain. Kami po ay tumutulong din sa mga kapatid natin nasa hanay ng CPP-NPA, lalong-lalo na ang mga tagbalik loob kagaya ng ating mga kapatid na narito ngayon. Para naman kay San Juan Mayor Francisco Javier Zamora, chairman ng Regional Peace and Order Council, na ang pagsuko ng mga dating CTG members ay malaking bagay at tulong sa pag-unlad ng bansa.
Malaking bagay ang pagbabalik loob po nila. Una-una, no? Hindi lamang ito patungkol sa katahimikan at kayusan, ngunit yung lipunan natin ay mas tumitibay sa pamamagitan ng isang mas matiwasay na pamumuhay kung saan ang ekonomiya ay mas uusbong sapagkat mas bawas na nga po ang nagiging insurgency. Yung peace and order ay malaking bagay para sa isang lungsod. Kapag ang isang lungsod ay tahimik at mapayapa, namumuhunan ang ating mga negosyante, namumuhay ng maayos ang ating mga mamamayan, at ang nararamdaman natin ngayon dito sa lungsod ng San Juan, at ganun din nga po na ang magiging epekto nito sa Metro Manila ay magiging mas maayos po ang buhay ng ating mga mamamayan. Samantala, kabilang naman si Kasam sa 44 na dating miyembro ng CTG na nagbalik loob sa pamahalaan at hinikayat nito ang kanyang mga dating kasamahan na sumuko na dahil walang patutunguhan ang pag-aaklas laban sa gobyerno. Kasamang Sam, dating miyembro ng CPPNP, ako po ay isang vice CEO ng SDG ng INIMAR. Nung sa loob pa po ako, isa po akong nagtuturo ng mga doktrina sa mga kasamahan ko po. Nakapagtapos po ako ng tatlong kurso ng partido. No? Ang una yung Bakapa, at saka yung pangalawa yung intermediate kurso ng partido, at saka pinaka-abanting kurso ng partido or Akapa. Sa mga kasamahan ko po na nandun po sa loob pa, na patuloy pa silang na nakikipagbaka, bumaba na po kayo, huwag na po kayong maniwala sa maling doktrina ng Partido Komunista ng Pilipinas, dahil wala na pong mapala ang mga pakikipagbaka natin. Mataas na po na panahon ang paglalakad natin sa bundok, wala naman tayong maasahan na makukuha natin. Kaya huwag na kayong mag-alinlangan na bumaba. Samantala, tatlong babaeng miyembro ng Communist Terrorist Group ang sumuko sa militar sa Zamboanga Peninsula at Lanao o Zampelan area nito nakarang weekend. Ayon kay Joint Task Force Zampelan Commander Major General Antonio Navarrete, ng isang babaeng CTG officer ay kinilala sa mga alias na Maui, Sol, Dilan alias Linda, alias Wang ay nagtungo sa 103rd Infantry Brigade sa Campo Ranao, Marawi City nitong May 26. Si alias Maui na 34 na taong gulang ay na-recruit bilang miyembro ng youth sector ng CTG noong taong 2007 at opisyal na sumama sa armadong grupo taong 2011 at naging sekretary ng Sub-Regional Committee 5, North Central Mindanao Regional Committee. Kinukonsidera itong isa sa mga high-value individuals sa lugar ng Zampelan. Habang dalawa pang dating rebelde ang sumuko sa tropa ng 10th Infantry Battalion sa ilalim ng 102nd Infantry Brigade sa Barangay Litapan, Josefina, Zamboanga del Sur noong May 28. Ang dalawa ay kinilala na sina alias Baby, 19 na taong gulang, at alias Gina, 25 taong gulang, na parehong miyembro ng Squad 2, Platoon 1. Ang dalawa ay parehong sugatan matapos ang nangyari inkwentro sa pagitan ng tropa ng gobyerno at armadong grupo sa Barangay Siloy, Calamba, Misamis Occidental noong March 31, 2023. Ayon kay Lieutenant General Roy Galido, Commander ng Western Mindanao Command, na ang nasabing katagumpayan at pagsuko ng tatlong CTG personalities ay dahil sa walang tigil na operasyon at mga programa ng 102nd at 103rd Infantry Brigades ng Philippine Army, Criminal Investigation and Detection Group Lanao del Sur o CIDG-LDS, at ng police counterparts at iba't ibang intelligence unit sa nasabing lugar. Kasabay ang pangako na kanilang bibigyan ng kaukulang medikal na atensyon ang mga sumukong terorista at aasikasuhin ang mga dokumento upang mapabilang ang mga ito sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Tunay nga na humihina na ang puwersa ng mga teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Ito'y sa pamamagitan ng ginagawang pagkakaisa ng mga Pilipino na tunay na nagmamahal sa bayan. Para sa Diyos sa Pilipinas kumahal, Almar Forzuelo, SMNI News.